Sa pagpapatuloy ng offline tukhang na bahagi ng kampanya kontra droga, tinarget naman ang mga bahay sa isang village sa Ayala, Alabang sa Muntinlupa City. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, tama ano at itong Ayala, Alabang village ang kanilang kinatok na yung araw na ito. Matatanda naman natin, Connie, ano, na itong village na ito ay medyo napahiran yung kanilang reputasyon nung magkaroon ng clandestine na diskubre ang dalawang clandestine drug laboratory sa loob ng village na ito. At simula noon ay naghigpit na raw ng gusto ang pamunuan ng mga homeowners ng Ayala, Alabang. At sila daw ay kanila nang nire-require yung mga homeowners na magpaparenta ng kanila mga bahay na magmatsag maigi at kailangan ay i-evaluate ng Homeowners Association yung mga magre-renta ng bahay, kasi yan ang nagiging problema sa mga gated exclusive villages, na yung mga nagre-renta na may mga maiitim na plano, may mga illegal activities, ang dito nagpupugad sa mga gated exclusive subdivision na ganito. At maraming mga celebrity, mga kilalang tao na nakatira dito sa loob ng village na ito, Connie. In fact, isa sa mga na-oplantok hang dito, yung bahay mismo ni former President Fidel Ramos. At nag-iwan sila doon ng kanila mga flyers ng police, pero hindi naman nakita si FBI dahil kaalis-alis lamang. At pati rin yung bahay mismo ni Senator Ping Lacson ay nakatok din ng oplantok hang. Pero may kasambahay lamang nila yung nakaharap sa mga pulis dahil wala na rin ang senador at ang kanyang may bahay. At sinadya din yung ilan sa mga bahay ng mga kilalang Alabang boys, kung matatandaan mo, na may kinalaman sa drug syndicate at nakulong naman na. At yung kanilang mga bahay ay inoplantok hang din, pero for sale na yung kanilang property dito. Ayon sa presidente ng homeowners, Connie, ay talagang nagpamatsag na sila. At in fact, ngayon, meron silang tinip sa pulis sa kanila ng galing ang tip na may limang bahay na minamanmana ng Homeowners Association na pinagsususpetsahan nila ng cybercrime activity. At sila mismo nagbigay ng impormasyon na ito sa pulis na pinuntahan din ng PNP Muntinlupa Police Office at inoplantok hang din. At ito yung mga foreigners na nagre-renta ng bahay. At ang asosasyon daw kasi may sarili ng paraan ng pagsusurveillance at kanilang minamatsagan kung ano yung kilos sa mga bahay, especially yung mga rented ones. Walang problema sa mga nagre-renta na pamilya o korporasyon, pero kung paisa-isa, binata, tapos walang activity in the morning, pero sa gabi ay buhay na buhay ang bahay at nakatakip lahat ng mga kanilang mga kortina, mga ganyan, mga dubious activities, ay kanilang minamanmanan ng sariling private security ng Homeowners Association dito sa Ayala, Alabang, Connie. Mark, napasok ba yung minamanmanan na sinasabi mong limang bahay, kamo na may maaring hindi naman tutungkol sa droga pero cybercrime ang kanilang tinitignan, maaring may illegal na aktibidad doon, Mark? Bali, Connie, kasi yung kanilang modified offline tukhang ay talagang sila'y magdo-doorbell lamang at kung sila'y pagbubuksan, ay saka lamang sila pwedeng magbigay ng flyers. Mm-hmm. Hindi sila armado ng mga search warrant para sila'y pumasok kahit man lamang sa gate hanggat hindi sila iniimbitahan na may-ari ng bahay. So hindi ito napapasok kahit man lamang sa garahe, itong mga bahay na ito. Ito'y kinakatok lamang at pag may lumabas ay bibigyan ng flyers at hanggang doon lamang ang kanilang pwedeng magawa itong modified offline tukhang, Connie. Okay, kasi kanina, Mark, parang nabanggit na itong mga homeowners mismo ang nagsabi doon sa pulisya, no, about this. Kumbaga silang nag-alerto sa pulisya ukol dito sa sinasabi nilang maaari ano na may mga illegal activities doon sa bahay. Gayunpaman, yung iba pang mga homeowners diyan, lahat ba, kasi malaki ang village na yan, Mark, eh. So lahat ba nagkakaisa dito sa isinasagawang offline tukhang na ito? Oo, roughly mga 4,500 houses ang nandito sa loob ng village, Connie, at ang impormasyon na nanggaling sa Homeowners Association, 1,500 houses thereabouts ay sinarerentahan. At itong mga residente dito, ang Homeowners Association, yan naman yung modified tukhang kasi, ay close cooperation yan.
ng pulisya at ng asosasyon. Kaya ang kanilang pag-iikot dito ay hindi lamang ang mga pulis at ang media ang nag-iikot, kung hindi ang buong security ng village at ang mga opisyal ng homeowners ay kasamang nag-iikot sa bahay-bahay, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update na yan sa amin, Mark Salazar.